Inang Panginoon, umawit ng kaganakan at tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Ang banal na misang ito, unay ating iniaalay sa ating mga personal na hinihiling ngayon sa Panginoong Diyos sa tulong ni Santo Padre Pio. Inyong itaas ang mga biyayang inyong kinakailangan ngayon. Padalwa, ito'y ating iniaalay sa lahat ng ating mga pagkapasalamat sa mga biyayang ating tinanggap. At meron din para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at sa lahat ng mga yumao. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanaan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makakaranas ng kontimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan. Ang mga pagpanaw nila ay tuluyang maglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarurusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay katumbas ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y Kanyang sinubok tulad ng ginto na tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpalaan ang mga banal. Magniningning silang parang ningas na magliliab na dayami. Sila ay mamamayani sa mga bansa sa daigdig.
at ang Panginoon ay maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makakaunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya ang Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihan, Kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig, daing na matuwid, inililigtas nila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo ang walang pag-asa'y hindi nabibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniuto sa kanya? Kayo hindi naman kayo, kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. At welcome po sa inyong lahat dito sa ating pamasang dambana ni Santo Padre Pio. Ang tao bilang nilikha ng Diyos, tayo'y wala nang maidadagdag pa sa kadakilaan, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sa kadakilaan ng Diyos, wala nang maidadagdag pa ang tao. Ang ating pagpupuri, ang ating mga pagpapasalamat, ang ating mga dasal, ang ating mga pagsisisi, yan ay hindi nakakadagdag sa kadakilaan ng Diyos. No?
Lahat ng ginagawa ng tao, ito hindi nakakadagdag sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi na nadadagdagan ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan dahil sa ginagawa ng tao. Ang Diyos ay Diyos na. Pero, para saan naman ang ating mga papuri? Yan ay para sa atin. Ang ating dasal, ang ating mga pagtitiis, ang ating mga sakripisyo, ang ating pagbabalik loob sa Panginoon, yan ang nakakadagdag sa atin sa biyaya ng Diyos. Yan ang nagpapabanal naman sa atin. Hindi yan para sa Diyos. Hindi na natin kayang dagdagan pa. At ang Diyos ay hindi nauobliga dahil sa iyong dasal. Ang Diyos ay hindi nauobliga dahil nagdasal ka na agad ay pakikinggan ka at ito'y susundin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nauobliga sa ating ginagawang pagdasal, pagsakripisyo. Ganyan ang kaisipan ng mga Pariseo. Kaya sila'y sumusunod sa batas. Kaya sila'y patuloy na nagiging faithful sa batas bilang isang Hudiyo sapagkat akala nila mauobliga nila ang Diyos na sila'y sundin sa kanilang dinadasal at ipinagpapasalamat sa kanya. Akala nila pag ginawa nila at faithful sila, sila'y automatic na ligtas na. Akala nila mauobliga ang Diyos sa kanilang ginagawa. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga Pariseo. Kaya sabi niya, tingnan ninyo ito, ipagpalagay ninyo na kayo'y may alipin. Ang alipin ay nag-araro, pagkatapos magtrabaho sa bukid, umuwi, ikaw bilang isang amo, sasabihin mo sa kanya, magpalit ka ng damit, maghayin ka, ako'y pagsilbihan mo. Ang sabi ng Panginoon, pinasasalamatan ba natin ng alipin dahil sa kanyang iniutos sa kanya? No? Ganyan din ang Diyos. Ano? Nung gawin lahat natin ang ating obligasyon sa Panginoong Diyos, ano? Ang sasabihin lang natin sa Panginoon, kami mga aliping walang kabuluhan. Kami tumutupad lamang sa aming tungkulin. Kaya mga minamahal na mga kapatid, tayo'y mga alipin ng Panginoong Diyos. Tayo'y tagasunod ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi natin pwedeng obligahin. Kaya hindi mo siya pwedeng sisihin. Panginoon, bakit ako'y hindi mo pinakinggan? Bakit ganitong nangyayari sa pamilya ko? Bakit bigla akong nagkasakit? Bakit ako'y hindi makapasa? Bakit ang daming nangyayari na hindi ko naman inaasahan? Bakit di mo ako pinakikinggan? Ang Diyos ay hindi nauobliga sa ating pagnonobena, sa ating araw-araw na pagdadasal, no? Kaya ang tao bilang alipin, gagawin mo lagi yan para saan? Para madagdagan ang mga biyaya sa iyo ng Panginoong Diyos. No? Kaya lagi kang bilang isang nilikha, ang obligasyon natin magpuri, magpasalamat lagi sa Panginoong Diyos. Ito yung pinakamagandang dasal ng tao, yung dasal ng pagpapasalamat, sapagkat wala ka nang pwede pang sabihin sa Diyos, kundi Lord, salamat po. Kaya nga tayo naririto sa banal na misa. Ang misa, ang ibig sabihin ay Eucharistia, ibig sabihin ay Thanksgiving. Isang dakilang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, sapagkat ang tao wala nang pwedeng sabihin pa, kundi Lord, thank you po. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang alay na ito, mga
sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handa kong ianay ang aking buhay, alanganang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo sa iyo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Kung ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at mambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kahit na mawala sa aking piling, ikaw ay aking hanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyo kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo'y mag-umapaw sa kalooban namin kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, monghem banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims and Formation Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at sa iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikaapat, palagi po bahagi natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag kanyang pagkalingatapag isa buhay, pag-ibig at katarungan tanda ng kanyang